everyone, welcome back to my channel. Ako po muli si Marilyn Otani. Para po sa mga bago dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell button para ma-notify po kayo kapag may bago tayong updated. So ngayon guys, sa pag-usapan natin is ano nga ba ang ibig sabihin ng life begins at 40. So bago po natin simulan yon, gusto ko po munang i-promote ang aming online shop, SGBO, located at 89 Pasumbuaya, Imus, Cavite. At pakikontak na rin na lang po si aking mother sa 0966-877-5793. Meron po kami dyan mga clothing, pwede po kami nag-accept din po kami ng mga dropshipping, reseller. Yun, pakikontak na lang po kung interesado po kayo. At meron din po kami sa Shopee account. Masa ito, mga Japanese product. So, ayun. Meron po akong nilagay dyan link sa baba. Paki-check na lang po. At promote ko rin po ang aking home baker, Lynn Otani Home Baker. Customize po ako ng mga cake and cupcake. So, makikontakt na lang po ako sa may mga, sa mga gustong magpa customize. Only in Japan lang po. Okay po. Simulan natin. So, ano nga bang ibig sabihin ng life begins at 40? So, base sa aking karanasan, life begins at 40, meron, ito yun na yung focus ka na sa lahat ng bagay, experienceado ka na, hindi ka na emotional, at saka may goal ka na. Hindi ka na madaling matukso sa lahat ng bagay, lalo kapag nagsha-shopping ka, eh, kasi may focus ka na nga, may goal ka na. At ayon sa experience ko, kapag 40 ka na, parang diretso na yung pag-iisip mo. Hindi ka gaya nung 20 ka pa lang. Pabago-bago ang isip mo. Magulo ang, parang pag may gusto ka, hindi mo alam kung anong gusto mo, kung gusto mo ba ito, gusto mo ba yun. Kapag 30 ka naman, medyo nagmamature ka na. Kapag 40 ka na, alam mo na kung ano yung gusto mo, alam mo na yung gagawin mo, at meron ka nang tinitignan na direction, may plano ka na. Ganon. At kapag, sabi nila, pag 40 ka na, dapat financial stable ka na, dapat meron ka ng mga investment, kagaya ng mga insurance, life insurance, health insurance, lahat ng insurance, dapat meron ka na nun. At kapag 40 ka na, dapat, kapag 40 ka na, dapat, yun na nga, financial stable ka na, at marami ka ng mga ginagawang tama sa buhay mo. Hindi ka na napapalikot-likot kung saan-saan. Hindi na magulo ang buhay mo. So, ayun nga. Kapag 40 ka na nga, focus ka na sa mga ginagawa mo. May direksyon na ang buhay mo. May direksyon na ang goal mo. Iniisip mo na yung future mo. Ayon sa experience ko, iniisip ko na yung future ko. Palagi yun na yung focus ko. Gusto ko na maging successful. Kasi kung dati-dati, hindi ko masyado iniisip ang pagiging... Iniisip ko naman ang future, pero hindi na yung kagaya ngayon na 40 na ako. Talagang mas aggressive na akong mag-isip. Kapag sa business naman, gusto ko na yung may negosyo ko kesa, kasi hindi naman habang buhay, magiging empleyado tayo. Hindi kagaya kapag may business ka,
at least yun, habang buhay, meron kang gagawin. Kapag nag-iimpleyado ka na, kapag empleyado ka for life, pag hindi mo na kaya, wala ka ng stable, wala ka ng financial, wala ka ng saan ka kukuha, nakakaya naman kung aasa ka pa sa anak mo, hindi ba? Kaya habang 40 tayo, habang 40 ang edad na 10 or mas bata pa tayo, dapat pagsisikapan natin talaga na magkaroon tayo ng financial stable, pag-ipunan natin ang ating pagtanda, mga 10 years from now, 50 ka na, another 10 years, 60 ka na, di ba mas maganda in the future, mas mai-enjoy mo yung life, or habang hindi ka pa tumatanda, at least ini-enjoy mo na rin yung life mo kapag ganitong 40 ka na, nandito yung kalakasan mo, nandito yung enjoyment mo, papasyal-pasyal kayo, pakapi-kapi sa Starbucks, pa-shopping-shopping, yung mga ganun. Kaya yan ang, kaya kailangan laging focus ka na talaga, hindi, seryoso na, hindi na yung pwedeng tsaka na lang, sa susunod na lang, hindi pwede yung magpatsaka ka na lang, kailangan ngayon na, mag-isip ka na ng ngayon kung ano yung totoong focus mo sa buhay. Kaya yun na lang may papayo ko sa mga 40 dyan, or before, kasi late bloomer din ako eh, kaya medyo ngayon ko lang din naman naisip yung mga bagay-bagay na to. Although, nung 25 ako, nag-start na talaga akong mag-invest ng mga real estate. Pero mas ngayon, mas aggressive na ako at alam ko na kung ano yung mga gagawin ko, ano yung mga plano ko, at ano yung gusto ko sa buhay in the future, kung ano yung gusto kong puntahan, kung saan ako mag-i-stay, kung ano yung gusto kong negosyo, gano'n. Yun na talaga ang iniisip ko nitong 40 na ako. Kaya kayo, isip-isipin nyo na rin kung ano yung mga magiging future nyo in the future. Kaya, good luck na lang sa atin at sana may natutunan kayo muli sa aking mga pinagsasabi. At yun na nga. Sana maging seryoso na tayo sa buhay. Dahil 40 na nga tayo, yan ang sinasabing light it begin at 40. Ito na yung focus ka na talaga. Talagang clear na kung ano ang future na papasukin mo, kung ano yung future na gagawin mo, kung ano yung negosyong gusto mong pasukan, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Ito na yun. Dito na nag-i-start lahat-lahat. Kaya sinasabing light begin at 40 nga. Kumbaga, ikaw na ito. Ito na yung totoong pagkatao mo. Hindi ka na yung kung noon is 20 ka pa lang, iba pa yung pananaw mo sa buhay. Pero ngayon, ito na yung ikaw. Ikaw na ito. Talagang seryoso na. So, ayun guys. Maraming salamat. At sana may natutunan kayo sa akin. So, hanggang sa susunod guys. Sana paki-like and share na lang po. At huwag niyo pong kalimutang mag-thumbs up. At i-like po. Salamat sa lahat ng ito. At hanggang sa susunod, sana magkita-kita ulit tayo. So, see you next time, guys. Thank you so much. Bye-bye!